Hello po, magandang buhay. Tara at magluto tayo ng pork steak. Keep on watching. Magmamarinate muna tayo, guys. Meron tayong pork dito na ni-slice ko siya ng maninipis. Ayan, iyan po yung way ko paano ako magluto ng ng pork steak. Ayan, naglagay po ako ng pamintang durog. Tapos yung garlic powder, calamansi juice. And then soy sauce. And then maglalagay din po ako ng liquid seasoning para lalong masarap yung ating pork steak. Ayan, tantya-tantya na lang po. Tapos naglagay din po ako ng 2 kutsaritang sugar, brown sugar po. Ayan, tapos natin halo-haloin. Pagkatapos po nating halo-haloin, itatabi natin kahit mga 1 oras lang siyang nakababad. Para manuot lang po yung lasa ng ating pinaglalagay na sangkap. So ngayon po habang nakababad siya, i-slice muna natin yung mga sibuyas. Pabilog po yung ating pang-slice. Alam nyo guys, pag ito yung iniluluto kong ulam, ubos lagi lahat ang kanin. Ayan, tapos maglalagay na tayo ng ng mantika. Mag-umpisa na tayong magluto. So ang una kong isasangkot siya yung ating sibuyas. Ayan. Sangkutya ko muna siya. Ganyan po yung way ko ng ng pork steak. Paano magluto ng pork steak. Kaya paiba-iba rin tayo ng pagluto ng pork steak. Yung iba, sa huli nila nilalagay yung sibuyas. Sa akin kasi ganyan din po yung way ko. Pagkatapos natin siyang igisa yung sibuyas, ayan, umpisa na natin siyang iprito isa-isa. Siya nga pala guys, kung hindi pa po kayo nakapalo dito sa aking FB page, pakipalo nyo naman po ako, Jim's Cooking po. Meron din po akong YouTube channel, pa-subscribe na rin po ako, maraming salamat. So ayan, baliktarin din natin para even po yung pagkaluto ng ating pork. Ito yung isa na favorite ng mga anak ko sa aking mga menu, na talaga namang hindi sila nagsasawa. Talagang ubos ang kanin pag ito yung niluluto kong ulam nila. So ito na po lahat yung ating naprito. Bali may natira pa pong mga konti na lang po yung natira. Tapos po yung ating pinagprituhan, hindi ko na po siya hinugasan. Bali yan din po tayo magigisa. Kaya nagisa na tayo ng bawang. Pagkatapos ilalagay na rin natin yung mga naprito nating pork. Ayan, haluin natin ulit. And then, ilalagay ko po yung ating pinagmarinitan, yung ating pinagbabaran. Ayan, haluin natin. Pagkatapos po nito, maglalagay po ako ng kalating tasang tubig. Para pag pinakuluan natin, meron din siyang pampalambot ng tubig. Kunti lang po para hindi siya tumabang kasi hindi na tayo magtitimpla. Hindi na ako nagtimpla ng kung ano-ano pa kasi may timplado na po yan. So, ito na siya guys. Konting na lang, malapit na siyang maluto kasi yung tubig niya, siya. Konti na yung tubig niya. So, ngayon ilalagay na natin yung nasangkot siya na natin na sibuyas. Ayan, konting na lang, pwede nang iserve. So, yun guys, sana nagustuhan nyo muli itong ating recipe. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye!